Sino pa man ang bisita po tayo dito ngayong umaga, buhay ng Panginoon. At sana po ay makasama po namin kayo, Pastor, until this afternoon and even evening. So, praise the Lord. So, napakabuti ng Diyos. Amen? Amen. Napakabuti ng Diyos about isa po sa atin na tayo po ay narito. At patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Amen. So, would like to share from the book of Acts, from the book of Psalms, chapter 82 and chapter 82 and then somewhere chapter 2 of Psalms and chapter 8. And then John chapter 10, verse 34. A subject that I'd like to share, Year Gods. Amen. Pamilya ba kayo sa words na yan? Amen. Mukhang parang mahirap. Hindi po ito madaling pang-aralan. Hindi madaling ituro. Sapagkat ito po ay sinalita ng napakatagal ng panahon in the book of Psalms, si Haring David. At ito po ay pinote ng ating Panginoon Jesucristo in the book of John, chapter 10, verse 34. Na sabi ng Panginoon na siya po ay kaharap niya po ang mga Pharisees, mga religious sects ng mga Jewish Israelites. Binitawan po ni Jesus Christ yung salita, Year Gods. Praise the Lord. Many denominations also teach this subject, like Mormons, even El Soriano, I think Jehovah's Witness, Iboloy. Many denominations will teach this subject, but the problem, who teach the truth? I believe na meron silang mga pinapahayag na katotohanan na ito'y kanilang sinasabi tungkol sa mga Diyos. Hallelujah. So, without further ado, let's go to the book of Psalms, chapter 82. So, yung mga anak po natin, katabi po natin, yan po natin sila ng napansin, focus. At yung mga Bible ay dapat hawak po nila. Okay? So, nandyan po kayo mga kapatid. So, Psalms chapter 82 verse, let's read verse 1 up to verse 8. God standing in the congregation of the mighty. He judged among the gods. How long will you judge unjustly and accept the person of the wicked? Selah. 3. Defend the poor and fatherless. Do justice to the afflicted and needy. Deliver the poor and needy. Rid them out of the hand of the wicked. Verse 5, they know not, neither will they understand. They walk on darkness. All the foundation of the earth are out of curse. Now verse 6, ito yung ating pag-uusapan mga kapatid. Ito yung subject ko. I have said, ye are gods, and all of you are the children of Most High. Sinabi ni David, yung gods, ang mga gods, are all the children of the Most High. Amen. Napakagandang verse niya. Na ang mga tinatawag na mga Diyos, mga kapatid, ay anak ko ng kataas-taasan. The specific passage of Psalms uses God's generally another name of God.
The fact that it is a plural form, it has been interpreted in many ways, including kings, angels, commonly judges. So, marami pa lang pwedeng paggamitan natin yan, yung salita gods. Sulat ko po muna. Kita niyo? Kita niyo? Ye are gods. Ito pong gods, sabi ganun, binigyan din ito ng pangalan sa Hebrew word that is Elohim. It's a plural form. Na ang ibig sabihin po ng gods, pwedeng sabi nga, pwede namin gamitin dito sa hari, angel, and even judges. So yung salita ko pa lang, gods or Elohim, ito po ay a plural form. Kaya nga po, meron po siyang apostrophe S. Gods, plural. At kung pong pag-aaralan natin mabuti, ito po ay hindi lang small G. It's the same capital G-O-D. That's God. Hindi lang small or capital. Ang tinutumbok niyan, mga kapatid, ay ang pagiging Diyos. Hallelujah. Shall we say amen? Amen. Okay. Now, kapag pinag-usapan po natin yung salitang gods, makikita po natin na kauna-unahang pangyayari sa Bible ng unang lalangin ng Diyos at mga magulang natin si Adam at si Eva. Praise the Lord. In Genesis, account po ng Genesis chapter 3, sa conversation po between the serpent and Eve, binanggit po yung salitang gods. At sa conversation na yun, mga kapatid, ni Eva, I believe, it was not happened for the first time. It was happened many times during the debate happened to the serpent possessed by the devil and Eve as the children of God. Now let's go to chapter 3 and let us read verse 6. When the devil said, and when the woman saw, okay, sabihin na natin muna, atras natin. Verse 4 and 5, the serpent said to the woman, ye shall not surely die. He's telling the lie. Verse 5, for God will know that in the days you eat, eat the tree of knowledge of good and evil. Then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. So, nandun pala sa verse 5, not verse 6. For God that know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods. See that? Gods, plural. That's Elohim.
knowing good and evil. Amen. So, nung sinabi pa ito ng serpent possessed by the devil, I believe that the serpent doesn't lie. He's telling the truth. Amen? Will you agree with me? Amen. Alam ng serpente by the false wisdom. Pag sinabi kong false wisdom kasi may kahalusin kasi malinan. Na ang kanyang sinasabi ay half truth, half lie. Kapag pinagsapan po natin ang truth, mga kapatid, totoo talaga na sila Adam at Eva, when God created Adam and Eve, He created, according to Genesis 26, let us make man in our own image. The word, our image, our likeness. In the Greek, in the Greek word, it is a homoiousios. What do you mean by homoiousios? Same or similar. Sorry. Similar nature. That is homoiousios. Homoio. Ang taong ginawang si Adan ay may pinataglay na homoiousios. Ano po ba yung homoiousios? Ito po ang crown of glory. Meaning, meron po silang tinatawag na isang katangiang na sa Diyos binigay sa tao when God created. In the image and likeness. Amen. Yun po yung tinatawag na outward dwelling. It is a outward dwelling. Yan po yung expression. Express image of God. This is a Bible study, kaya medyo sulat po tayo. So yun po yung homoiousios, same, similar nature ng tao, ang tao nilalang ng Diyos, taglay po niya yung katangian ng pagka-Diyos. So, our subject is, your gods. So, ang mga tao ay meron talaga sa pasimula nito. So, pero, Genesis 1:26, sa 27, ang sabi doon, so God created man in His own image. Hindi po sila agad na nakarating po doon sa isa pang salita. Another Greek, birth image. Homo. Yosius. Ano po yung ibig sabihin ng homoiousios? Exact. Same nature. Hindi po nakarating po si Adan sapagkat ito po homoiousios. Ito po yung crown of glory na bukod sa taong panloob at sa human spirit na pinaglay ang homoiousios, same similar nature o same substance of God, effulgence. Ito rin po ay pinatawag na glorious appearing in a physical form. Kompleto po yun. Yun ang completion ng Diyos sa isang tao sa kanyang paglalang ayon sa kanyang larawan. Body, soul, and spirit. Mga kapatid. So, let's go back to Genesis chapter 3. So, yung debate na nangyari between Eve and the serpent, ang sabihin ng serpent, ikaw ay magiging Diyos sa araw ng aming mga. That is true.
Now that's true. Pinakita ko lang sa inyo, nire-define ko lang po sa inyo po, what is the meaning of this? When God created, nagtataglay po ang tao ng katangian ng pagka-Diyos. So, pasimula nga, ay taglay na po dilaadan niyo. Maybe, Eve doesn't know about this. But Adam, he knows that he is God's. So say amen? Amen. Because in verse 27, after his creation, binigyan siya ng task ng Panginoon. Anong task? Dominion. And what is dominion? Maybe it is king. Ang rulership o headship ka ng panahon yun. Kailan? Ibig sabihin, alam ni Adam, he is God's. Meron siyang katangian ng kanyang ama na nasa laki. Right? Hallelujah. Alam ni Adam po yun. Kaya nga, hindi po ilapitan ng serpente si Adam eh. Kasi, alam kasi ni Adam kung sin siya. Amen. Kaya ilapitan ng serpent yung Eve, yung babae, asawa ni Adam. Because Eve was not the original creation of God. I'm sorry to tell you, brothers and sisters, hindi ko po nais pababain ang kalagayan ko ng babae. Babae, woman is byproduct of men. Kaya ang tinawag na woman, galing po siya sa lalaki. Okay? So, magkaiba po yung kalagayan ng spirit. But when it comes to the spirit, male and female is the same in the sight of God. Amen. So, kaya hindi ko sabihin ang inilabas, that is submission. So, hindi natin topic yun. Ang gusto ko lang, ipabatid mga kapatid, hindi kasi alam ni Eva ano yung dance. So, many times debate na yun, anong nangyari? Praise God, natalo po si Eva. Tinanggap niya ang kalagayan ito sa kalagayan ni Eva. Kanina sinabi ko, totoo ba yung sinasabi ng serpent? Yes. Sinabi ko may kasinungalingan, ngayon may kasinungalingan. Kasi, mauunawaan din ni Eva kung ano itong kalagayan na ito later on. Kaya lang, ang naging kamalian doon, na sinasabi ko mga kapatid, ipinapaunawa ng serpente kay Eva ito na maintindihan ang palaman sa isang instant. Nakalaga yan. Ibig sabihin, malalaman ito by means sabihin natin, short? Anong karito? Shortcut. Ganyan ang trick ng Diablo. Hindi ba si Jesus Cristo eh? Cash! Amen. Hindi ba siya tinukso eh? Tinukso niya. Gusto rin ipasyal niya. Ang sabi ng Diablo sa ating Panginoong Jesus Cristo when he was fasted for 40 days, when he was hungry, sabi ng Diablo sa kanya, ito na yung pagkakataon. Okay? Alam ng demonyo, si Jesus Christ for 40 days, no food, absolute fasting, no water. At ang gutom, hinang-hina siya. Yun ang ginamit ng Diablo para tuksohin siya. Alam nito. Anong sabi ng Diablo? Sambahin mo lang ako. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. It's your God yun. Amen? It's your God yun eh. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan maghirap. Alam ni ng Diablo, mayroong ibibigay papamana ang ama sa kanya. Pero, inuunahan siya ng serpente o yung Diablo na pasunurin sa gusto niya. Sige, look ka na. Hindi mo na kailangan maghirap at ganyan. Hindi mo na kailangan magpapako o magpa-lati mo pa ng napakarami
sundin mo na ang sinasabi ko sa iyo. It's the same like it in the Garden of Eden. Pero dahil ang Panginoon na siya ay anak ng katastahasan, and he was filled by the Holy Spirit of God. He knows everything. Kaya niyang alamin ang bawat husay ng binibitawan ng serpent. Hindi siya kayang dayain. Alam ni Jesus Christ bawat sentence. He discerned yung mga sentences na ginagamit niya, yung phrase na ginagamit ang Diablo kay Jesus. Alam niya yun. Kaya hindi siya na kuha ng Diablo. Kaya mga kapatid, it's the same from Adam, from Adam, Eve, and Jesus Christ, even the chosen children of God in the very beginning. From Enoch, from Melchizedek, from Abraham, Isaac, Jacob, and the Israelites, Shem, and then the children of the wilderness, and the Canaanites, the Canaanite Palestine land, yung pagdami ng mga anak ng Israelites doon. Ang Diyos, mga kapatid, ay umipili at umihirang na sila ay makarating sa pagiging Diyos. At ang sabi ko kanina, mga kapatid, huli ko na konti yung kwento ko doon, yung salitang gods, it's only known judges, hukong. Hallelujah. At ito po, mga kapatid, ay ibinigay ng Panginoon Diyos as an God's representative on earth, men as God's representatives on earth, imbued with power and authority and dispensed by judgment and justice. Yan po yung kalagayan ng God's. Yan po yung hukong. Nagsimula pa sa time ni Adam, hallelujah, hanggang sa time ni Enoch, amen, the time ni Noah, sila po sa character na ito, sa Book of Genesis, ay pinalitaw ng Diyos na sila po yung mga hukong. Hallelujah. So, hindi lang binabanggit na sila yung mga hukong. There was a time na si Moses, tinawag ng Diyos para sa Israel as a liberator. Liberator po, no? Tagapagpalaya. Alam niyo ba, mga kapatid, na si Moses ay tinawag na God? Amen. Hinirang ng Diyos si Moses para sa Israel na siya'y gawing Savior. Hallelujah. At binanggit mismo sa Bible na si Moses ay tinawag na God. Gagawin ka si Aaron. Si Aaron sa kanya, gagawin siyang Diyos. Tama ba yun? Tama ba yun? Exact ba yun? So, pwede mo pala yung bagay na your gods ay nangyari mo talaga sa mga anak ng Diyos. Ito'y pagkahirap, mga kapatid, sa mga anak ng ating Panginoon. Now, I believe na kumuha niyo yung mga ilang sight ng ye are gods. Dapagdagan po natin ito na kapag tayo po ngayon na nakaupo ngayon dito ay consider as a congregation. Right? If you consider you are a congregation of the Almighty God, you are gods. Sitting here and gods judge it among the gods. Amen. Hallelujah. Kaya lang mga kapatid, ang lugar na ito ay real courtroom. Nasa korte po tayo ngayon. Hindi korte ng sanlibutan, kundi korte ng Diyos. Amen. Kaya lang mga kapatid, sinabi po ni Apostol Pedro, nahukom din, right?
judge. Sinabi ni Pedro, unang Pedro ato 4:17. Ang sabi ni Pedro doon, mga kapatid, quoting verse, anong sabi? Judgment. The judgment begins at the house of God. Ang paghahatol ay nagsisimula ngayon sa bahay ng Diyos. Amen. Kaya nga po, dito sa loob ng bahay ng Panginoon, we are considered, every one of us here, considered as a God's. Hallelujah! Na hinuhukuman ng kataas-taas ang Diyos. Ang naghuhukom sa atin ng Panginoon Diyos, ng kataas-taasan, at maging si Kristo, mga kapatid, sa iglesia ng Panginoon, ay naghuhukom sa panahon natin ngayon. Hallelujah! Basahin po natin ang Psalms chapter 82 verse 1. Praise God! Pwede bang pag-ibasa sa verse 1? Sister Yana. Praise the Lord. Psalms 82 verse 1. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisan ng Diyos. Siya yung mahagol sa gitna ng mga Diyos. Ayun. Ang Diyos, that's Almighty God, is standing in the congregation of the mighty. The mighty is God's. He judges among the gods. So, kung consider natin na tayo yung congregation, kasi walang iba, mga kapatid, na hinahatulan ng Diyos sa kasalukuyan ito, ay ang mga kongregasyon. Kung tayo isang lokal ng kongregasyon, consider, humahatol po ang Diyos sa atin. Ngayon, pag ang Diyos po ang humahatol, mga kapatid, ibig sabihin, pinaiiral na ng Panginoon yung tinatawag na theocratic government. Ang original plan ng Diyos, why God created men? Because He wants to govern men. Yun po layunin ng Diyos, direct na mismo siya, na humahatol para sa lahat. Amen. Hallelujah. Now, nangyari po sa panahon, sa kasaysayan ng Israel, na pinutol ng tao, mga kapatid, ang gobyerno ng Diyos. Sinabi ko gobyerno ng Diyos, He is a supreme God. The Almighty God, who is God and your creator of heaven and earth. Pinutol ng tao yun. Bakit? Ayaw kasi ng tao sa panahon na yun. Nakakanilang hari, hindi nila nakikita, hindi nila nakakausap, nakalap-alaman. Kaya kung tayo ngayon, mga kapatid, si Moses sa bayan ng Israel, hallelujah, matapos na sila'y dalhin ng Diyos sa lupang pangako na maraming nangyari ng istorya from Egypt to wilderness to Canaan, to Joshua and Caleb, ipinususita sila ng Diyos, pinairal doon, mga kapatid, ang hukom. Amen? Amen. Yun ang purpose ng Diyos, bakit ginawa niya ang tao. Kung ano yung nangyari sa Israel, hallelujah, yan po yung blueprint ng Diyos na magaganap para sa tao. Amen. So, ang nangyari po, nung Sinai, nandun po sa Kanaan, after the death, after the Israelites was positioned from the north, from the south, from the east, from west, at ang sentro po ay ang tabernacle of God. The tabernacle of God is the center of His eye. God's apple of His eye. Tanggalin po ang tabernakulo, walang kwenta yung tao dyan. Kaya, mahalaga yung tabernakulo sa kalimunan ng mga tao yan. Amen? Amen. May significance, may type 2 yan, mga kapatid. Kung tayo ngayon ay tinatawag na congregation, kung wala yung tabernakulo, wala tayong mabuluhan. Amen? Jesus Christ yung tabernakulo. And this tabernacle has a Holy Spirit. Praise the Lord. So, yun nga po. Hallelujah. Yung gusto kong sabihin, doon
sa panahon ng Kanaan. Ang tao ay nanilig. Sabi kay Samuel, alam na ng judges yung upog. Pwede ba maghirap pa lang ng magiging hari namin? Tama ba yan? Humirap pa lang ng hari namin. Na hari, nakakausap, nakakamayan namin. Kausap nila si Propeta Samuel. Anong sabi ni Samuel? Tumulog siya sa Panginoong Diyos at sinabi niya yung kahilingan ng mga tao. Sa kalagayan ko ni Samuel bilang he is a judge. He is a God. Brothers and sisters, sa abot lang na makakayanan ni Samuel, ayaw niya na mapalitan ng Diyos. Pero dahil sa kagustuhan ng bayan ng Israel, ang sabi ng Panginoon, God allowed the Israelites to choose a king. Ano nangyari? Kung pipili sila ng isang hari, yun din yun. Posisyon ng Diyos ang hari. Amen? Amen. Alam ng Diyos kapag sila'y pumili ng taong katulad nila na gawin nilang hari, hindi ito magiging saktan. Hallelujah. Bakit? Alam kasi ng Diyos at alam ng lingkod ng Diyos na propetang Samuel, man as a total depravity. Right. Hindi kayang maglabas ng tamang katuwiran ng Diyos ang tao na saglat sa ilalim ng kasalanan. Right? Kaya hindi na pwede maging hari sila na katulad na itinutumbas nila sa Diyos. Kaya gusto nilang hari, katumbas ng Diyos eh. Pero sana kung hari katulad ng nila, nag-govern sa kanila, pwede siguro mangyari yun. Hallelujah! Hindi nga pwede kasi ang tao, politiko, na nasa blak sa kasalanan, mga kapatid, hindi niya kayang hanapin ang katuwiran ng Diyos. O sige, magbigay tayo ng talata, mga kapatid. Hallelujah! Maalala ko, meron pong sa Colossians, I think Colossians, o Romans chapter 3. Usa natin, Romans chapter 3. Hinihili ko magbasa si Sister Micah. Romans chapter 3. Tayong bagay lamang mabuti kayo sa kanila. Hindi sa anumang paraan sapagkat ating kapwa isinakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Greko na silang lahat na nasa ilalim ng kasalanan. Ten. Gaya na nasulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sa 11. Walang makakatalastas, walang kumahanap sa Diyos. See? Brothers and sisters, napakaliwanag po ng salita ng Panginoon. Sa kalagayan po nating tao na saglak sa kasalanan, likas po sa atin na hindi maghanap sa Diyos. So, paano nilang pipiliin ng tao? Gawin nilang hari katulad, katumbas ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, nasusulat, yan po ay sa Psalms chapter 14, hindi lang po natin ikotol. Walang, sabi niya, there is none righteous. No, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Kaya nga po, mga kapatid,
kahit na tayo po'y mga nakaranas na ng pagtanggap sa Panginoong Diyos, hallelujah, at tayo'y nagsimulan maglingkod sa Kanya, there was a time na yung kalagayan natin sa pagkabagsak ay umiiral sa pagkatao natin. Amen? Kaya kung minsan, meron tayong pag-uugali na pinatamad tayong hanapin ng Diyos. May mga bagay tayo kung minsan, aawin na lang natin ng Panginoon, ayaw natin, ano yan? Yun. Yung taong kalagayan natin sa bagsak ay umiiral sa taong panloob natin. Inatamad tayo itaas ang kamay. Yes. Inatamad tayo tumayo. Inatamad tayo magpuri kumanta sa Panginoon. Hindi ko sinasabi kaya lang hapuri natin. Maraming bagay. Hallelujah. Amen. Makarap ng Diyos. Amen. It's just a reminding. Brothers and sisters, dapat po ang pagparito natin, ang pagparito natin ay hindi sa kalagayang bagsak. Amen. Kundi hindi shortcut. Kundi ang pagparito natin is a part of training because we are chosen as a church, the congregation of the Almighty God. Amen. Ang pagpuntalabat natin sa gawain ito, let's take an enjoyment. Amen. In all spiritual aspects. Amen. Kahit yung kapatid ko na makita mo matagal na hindi na akabin mo, that's enjoyment. In greeting, hallelujah, praise the Lord. We see you again, brothers. We see you again, sisters. Amen. And then sharing each others. Yes. Exhort one another. Hallelujah. Dapat ang enjoyment natin sa church na ito, ganun. Amen. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Panginoon at iniligtas dito na nagpe-fellowship po tayo na tayo yung mga malulungkotin. Amen. Ang anak na ito, sino yung malulungkotin? Brother Nico. Kanina, madi-discern niya na bilang siya ay isang spiritual leader sa pag-awitan sa Panginoon. Madi-discern po niya yan. Binibigyan siya ng Diyos ng mata at nakita niya yung kalagayan natin. Praise the Lord. So, say amen? Amen. So, gusto ng Panginoon, pagpasok natin pa lang sa pinto ang ito, dando pa lang tayo sa bahay. Consider natin that we are part of this congregation. Amen. We are God's. Having the nature of the similar nature of God and the exact same nature, exactly exact image of God. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos, nalulung ang kalungkutan ng Diyos kapag nakikita niya yung kanyang anak ay hindi nakakatupad sa gusto niyang mangyari. At dun sa mga nakakalimot, mga kapatid, yun ang kalungkutan ng Panginoon. Amen. Yun din ang damdamin natin. Amen? Amen. Nalulungkot din tayo. Pero ang paghatol ng Panginoon ay iba sa ginagawang paghatol na ginawa ng Israel na pinag-uusapan natin ngayon. Hallelujah! Iba sa paghatol ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, nangyari, ipagpatuloy ko yung nangyari pagpili ng Israel, na sila'y pumili na hukom. Mga kapatid, yung hukom, magiging hari, magiging judge. Hallelujah! Nangyari na kapag hindi tamang hukom ang kanilang napili. Ito po, balikan natin ang ating text. Ang sabi ni David sa verse 2, pakibasa natin sa verse 2. Sister Zereni, verse 2. Anong sabi sa verse 2? Paul. Ano ginagawa mo? Marami sa anumang paraan mo sa lahat ay ipagkaniwala sa kanina. Tutulog ka? Samsig ka natutulog. 82 verse 2. Yung Psalms 82 verse 1, yung congregation, yan po yung ang Diyos mismo ang supreme judge to judge among the gods. Unjustly and accept the person of the wicked. So, makita natin sinagot ng Biblia sa dos na lang sila, ang tao ay pumili ng hukom. Ano nangyari? Sabi ko, dahil na ang tao ay sablak sa kasalanan, meron siyang pagkabagsak na kalagayan, mga kapatid.
hindi niya ito na i-manage ng tama. Amen? Right? Amen. So, pinag-usapan natin dito ay hubog na. Hallelujah! All among the gods. Praise the Lord! Meron palang hubog, mga kapatid, na ang kanilang paghatol ay unjust. Ang sabi ni David, how long will you judge unjustly? Hanggang kailan tayo maghahatol sa kaliguan? Ibig sabihin, meron po din talaga tumitindig mga kapatid na mga hukong kahit pa sa panahon nila. Pero sila po'y mga illegitimate judges. Kasi ang kanila pong ginagawang paghatol, mga kapatid, ay hindi po justice. Hindi righteous judgment. Ang justice, sinasabi po ni David. Hallelujah. Kaya, mapapansin natin na meron po talaga mga lihis na mga hukom na tumindig sa kapanahonan ng Israel. Hallelujah. Now, ipagpatuloy natin sa verse 3. Sabi niya, defend the poor and fatherless. Amen. Do justice to the afflicted and needy. Kaya nga pagkakurap na hukom, mga kapatid, kawawa! Ang mga mamahirap dito, hindi ito mahirap physical ha, hindi ito mahirap financial, spiritual na kalagayan yan. Yung mga mahihirap sa spiritual, pag mihig, hukom na liko, pupunta yan. Anong gagawin sa kanila? Lalo silang mahihirapan at lalagyan sila, mga kapatid, ng mga maling katuwiran na ipinapalagay na sila yung mga hukundeng. Hallelujah! Gumagala din sila! Praise the Lord! Hindi natin pinag-usapan dito labas ng sanlibutan. Wala na yan sa sanlibutan. Bagamat meron din sila hukom, pero pinag-usapan natin the congregation of the Almighty God. Hallelujah! Iglesia yan. Kaya may iglesia, mga kapatid, na mga nagpakikilala ng kongregasyon din na sila'y hukom ng Panginoon din. Right? Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, amen. I hope susundan yung sinasabi ko, mga kapatid. Yes. Now, let's continue. Sabi sa verse 3, defend the poor and fatherless. And verse 4, deliver the poor and needy. And rid them out of the hand of the wicked. Sino yung wicked na yan? Sino yung masama na yan? Yan po ang korap na hukom. That is the wrong judges. Hallelujah! Kaya makita natin sa kalagayan ni Kristo, abutin pa tayo ng oras. Abuli natin yung mga kapatid. Praise the Lord. Now, sabi nito, deliver the poor and needy, rid them out of the hand of the wicked. Now, they know that neither will they understand. They walk in darkness on the foundation of the earth and out of their curse. 6, I have said, ye are gods. Sinasabi ng Diyos, kayo yung mga Diyos, kayo yung mga hukom. And all of you are the children of the Most High. Hallelujah! Lahat po ng sa Diyos na sinay may pagpapasalog sa Diyos bilang hukom. Hallelujah! Hukom ng, ang hukom na humahatol sa mga hukom kapag meron po tayong pagpapasalog, brothers and sisters. Hallelujah! We are called the children of the Most High. Praise God. Now, hindi lang yan natapos na ibig palang sabihin ng gods ay judge the righteous judgment. Tayo may pinapagdaan yung training na yun. Bakit? Sabi ko nga, hindi pwede sure ka. Kasi kailangan makuha mo sa pamamagitan ng training ang kalagayan mo ngayon na pagpili ng Diyos na ikaw ay hiramin bilang hukom, bilang gods. Because you are a children of the Most High. Hallelujah! Kailangan makumpleto natin ang ating training, ang mandato natin sa Panginoon. Sabi ko nga, hindi tayo pwedeng maging katulad ng sinabi ng serpent kay Eve, magiging Diyos ka by instant in a shortcut way. Hallelujah! And what do you mean by shortcut?
Pwedeng sabihin natin ito sa mensahe natin ng hubog. Ito ang sariling diskarte. Amen. Yung sarili mong pamamaraan, yes, ay consider, mga kapatid, na shortcut papunta doon sa kalagayan ng hindi ng Diyos. Correct. Just like it. Mga kapatid, baka mangyari, mag-fall tayo. Baka dumating ang araw sa panahon ng ating Panginoong Kristo, tayo'y kanyang itakwil. You doers of iniquity. Yes. Kasi bakit? Ang ginawa natin, paghatol para sa ating sarili, ay hindi sa pamantayan ng Diyos, kundi sa sarili. Hallelujah. Now, itong isang dadagdag ko, mga kapatid, hallelujah, na sa kalagayan natin, God's. Kaya na tayo dumadaan sa isang train ngayon. Kasi, kapag nakapasa na, nabigis po ng scriptures. Overcoming. Yes, overcoming. Ikaw ay lulong-lulong na kasama ni Kristo. Amen. What do we mean by Revelation chapter 3, verse 21? Mm. Kagaya ng si Jesus Kristo ay, sabi niya, kapag ikaw ay nanagumpay, overcome it. Mm. Yun yung training natin ngayon. Mm. Ito'y napagpagumpayan natin. Sabi niya, ikaw ay pauupuin ko sa aking lulong. Amen. Amen. Take note the word throne. Signify of authority. Throne. It's authority. Hindi basta throne yan. Mamaya, malalaman natin kung anong kalagayan ng throne. Mm. Now, sabi ni Kristo, kagaya ko, take note, kagaya ko, nagtagumpay. Ibig sabihin, si Kristo, mga kapatid, bago niya nakuha yung kalagayan ito, may pinagtagumpayan siya. Amen. What do you mean by God? As in applying to a Elohim, praise the Lord, is a divine sphere. Bago binigay ng Diyos yun sa kanya yung kakompletuhan ng kalagayan niya sa pagiging Diyos o kalagayan Diyos. Hallelujah! Meron pong itinatagumpay si Jesus yan. Amen. Alam niyo yun. Amen. Marami siyang hirap. Marami siyang tiniis. Brothers and sisters, pahirap. Bago niya ito nakamtan. Now, hallelujah! Puntahan natin yung ibig sabihin ni Jesus ng Revelation 3:21, if you overcome as also I am overcame, you will sit with me in my throne. Now, let's go to Psalms chapter 82. Let us read in verse 8. Sundan po ninyo ako na lang babasa. At sabi niya rito, arise, O God! Judge the earth! For thou shalt inherit all nations. Ano yung lukluhan ni Kristo? Ibig sabihin, ikaw ay magiging hari. Ikaw ay magiging humog. Pag nakumpleto at na-overcome ang training ito. Become chosen as a righteous judge. Hallelujah. Pagkakalooban ka ni Kristo, kagaya rin niya, na pinagkalooban ng Ama. Hallelujah. So say amen? Amen. Isisip po natin ang sarili nating mga hulod. Amen. Sikapin natin yan, dahil pag yan ay nawala sa ating mga kamay, na-miss natin, mga kapatid, throughout eternity. Ito, basahin natin ako. Arise, O God! Yung salita, arise, O God! Capital ba? Hindi. Ngayon, hindi naman pwedeng Diyos yan na Almighty God. Hindi pinababago ng Diyos, mga kapatid. At lalo hindi ang Diyos magmamana. Amen. Amen. Ibig sabihin, yung kalagayan, capital G, capital O, capital D, kayo ninyo, tayo lahat yan. Whether you like it or not, but according to the scriptures, it
tayo pwede magkamali. Kasi, kung tayo man yun, mga kapatid, no? Kagaya ng sinasabi ng iba, Jim Jones, sinabi niya. Yung kanilang pagtuturo, ganun na. Hindi naman nila alam talaga kung anong detalye kung po sa loob ng pagiging gods. Hallelujah. So, yung kalagayan itong bilang God, sa kalagayan Divine Spirit, bagamat tinatawag din tayo capital G, capital O, capital B, small G, O and D, it's the same. Ang importante doon sa pagkakilala natin, kapag tinawag ng Diyos, hindi ito yung Diyos Almighty God, the Creator. Amen. Ikaw yung representative ng Diyos na kanyang hinirang sa lupa ito na nagdadala ng mga responsibilidad sa kanyang katwiran, sa tamang paghatol, sa tamang justisya. It's not God's, as God, I am the Creator. Yes. No. Hallelujah. You are representative. Correct. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, hindi po ganun tayo kadali na makuha yan. Kaya nga mga kapatid, diba? Sa loob ng bahay natin, nagkakaroon tayo ng mga gawain spiritual, mabasa, may sharing ng pamilya gabi-gabi. Kasi ang pupuntahan ninyo, kapag kayo'y naka-overcome, pipiliin niya ang pamilya niyong maging po. Kapag wala po ng ganun, mga kapatid, hallelujah, ibabato tayo ng Panginoon doon sa mga nakaalam nito. In Matthew 7, verse 21, verse 23. Hallelujah. Mga hukom yun! Sabi niya, ginamit namin Panginoon ang iyong pangalan at palayas kami ng mga masamang spirito. Tama? Ibig sabihin, they are also a judge, choosing judge, the anointed ones at the end time. Si ba sinabi ko ba lang? The anointed one at the end time. Sino yan? Mga hukong yan. Kasama natin, the problem is, they are a corrupt judge. They are full of Nicolaitanism and lukewarm. Hallelujah. Kaya nga, sa ganun, kapag lukewarm sila, justice na natin nila eh. Tama? Kasi hindi na po sila naka-planline sa totoong likod ng Panginoon. Hallelujah. Now, let's talk about the throne. At dito siguro ako magsasara. Sinabi ni Jesus Christ, to him that overcometh, I will sit with him in my throne, even as also I came in overcame to sit in my Father's throne. Okay, let's go to Psalms chapter 2, verse 8. Hallelujah. Anong sabi doon? Psalms 2, 8. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Chapter 2, verse 8. Let's go to chapter 2, verse 8. So, dan po ninyo babasahin ko. Ask of me. Yan yung sabi. I shall give thee the hidden for thine inheritance. Woo! Hallelujah. Yan ang patibayan mo bilang po. Yan ang katibayan mo bilang ikaw ay napili na nainuklok sa nuklukan ni Jesus at agayan niya. Ibig sabihin, ang minana ng Panginoon sa Kristo hindi lang mababaw na katulad ng inaasahan ng palamalihukong. Kasi ang palamalihukong, ang inaasahan nila mga kapatid itong mundo nito. Amen! Amen. Ang inaasahan nila katilyan! Ang tingin nila sa Diyos katulad ng kahoy binto! Pinapalitan nila yung tunay na kalagay ng Diyos. Amen. Amen. Sa katuwirang ibinibigay niya para sa tao. Kaya nga sabi niya po sa Romans eh. Amen? Amen. They changed the God the one uncorruptible. Kasi ganun ang habol ng mga hukong ito. Sa habol niya ay panlupa. Hindi yun. Ang tunay na hukong, ang habol ay makuha mo kung ano yung mga bagay na dadalhin mo sa
sa panahong ikaw'y pinamana na ng Diyos sa mga tao iyong paghaharian at iyong ibigay sa kanila ang tamang paghatol sa katuwiran sa katuwiran. The judge among the elements sa milinyon. Hallelujah! Ang enjoyment ng throne ni Jesus Christ ay sa loob ng milinyon. At mga kapatid, malapit na yan. Itong taon lang ang tribulation. After this tribulation, and we are now living in the near closing door. Hallelujah! And the finishing of the trumpet message from 1 Thessalonians 4, verse 3. The shout is already. The voice is already right now. The voice of the archangel is still here by the gods of the congregation. Say amen? Amen. Now, let's go to chapter 8, 2, verse 8. And the uttermost part of the earth for thy possession. Hallelujah! Amen. So ito yun, mga kapatid. Kaya sinabi ko, meron na lamang tayo na nagtatang 7 years. Nasa panahon tayo ngayon ng interim period, papasok na ng tribulation. Gradually, hindi tayo papasok doon. Amen. So Revelation chapter 11 verse 10 po. Chapter 11 verse 15. Anong sabi doon? 11:15? Pwede volunteer? Kung sino ang nandun sa Revelation ngayon? Chapter 11, verse 15, tingnan natin yung announcement, brothers and sisters. Basa. Hallelujah. Verse 15. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of Israel are become the kingdoms of our Lord and of the Christ, and His Son reign forever. At magkaroon ng marahas, maralakas na tigil, malalangit, at ang sabi, ang karian ng ang karian ng sanglibutan ay nagiging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya ay maghari magpakailan kailanman. The kingdom of this world are become the kingdoms of our Lord. Yan yung panahukom. Malapit na yan, mga kapatid. Yan ang final announcement, mga kapatid, ng trumpet na yan. Kapag yan ay tumunog, mga kapatid, tapos na. At magsisimula ng mahayag po ang anak ng Diyos. Sabi niya, ni Pablo sa Romans 8, I think, verse 18 or 20, something, na may panahon kung kailan mahahayag. Sabi, ang mundo ito, ang kalikasan ay humihilig sa sila, mga kapatid, na naghihintay sila sa pagitaw ng mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, hallelujah, nalilitaw, they are among the gods. Hallelujah. Na kung saan, lilitaw sila, hindi para mag-enjoy, kundi lilitaw sila para ipamanas yung totoong gustisya ng paghatol ng Diyos sa panahon ito. Hindi sa panahon ito. Hallelujah. Hindi ko sinasabi may mga hukom ngayon sa sanglibutan ito ay hindi unbelievers. I'm not saying na may mga lahat sila mali. Meron din nakakakuha dyan mga hukom na tama ang hindi na sa nilang pangalitan. Very few. Hallelujah. So, at hagdag na lang ng talata pa. Let's go to chapter 8. Psalms chapter 8. Verse 5. Verse, napasahin sa amin sa Psalms chapter 8, verse 5. Ako na siguro. Okay, simulan ko na sa verse 2 muna. Napasahin ko na ito, then paliwala ko na yung konti. Magayon na ako, mga kapatid. Out of the mouth of the babes, chapter 8, Psalms 8, verse 2. Out of the mouth of the babes,
and something has thou ordained. So ito palang mga pinipili ng Diyos, musmus pa lang sila mga kapatid, nagsasakling pa lang sila. Sabi niya, thou hast ordained. Hindi pwedeng mabago yan. At sabi, thou hast ordained strength. Kaya siya ay pinapatibay, pinapalakas mga kapatid. Amen. Because of thine enemies, that thou mightest heal the enemy in the avenger. Three, when I consider the heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained. Could you imagine billions and galaxies? Hallelujah! Pero yung mga ito, mga kapatid, may nakatarong lihim na meron siyang taong itinatalaga na gawin niyang mga Diyos. Anong ibig sabihin niya? Bakit binanggit yung stars and moons? I-enjoy ninyo yan, mga kapatid, na akong pagdating ng araw. You will enjoy. Hindi lang itong mundo ito, mga kapatid. I-enjoy ninyo yung puntahan ninyo, mga kapatid. Yung iba pang mga galaxies, billions of planets, billions of galaxies. Grabe yan, mga kapatid. Hallelujah! And sabi dito, because you are thou ordained of God. Amen. At pinapalakas ka ng Diyos. Now, let's go to verse 3. Verse 4. What is a man that thou art mindful of him? And the son of man that thou visitest him? Now, verse 5. For thou hast made him a little lower than the angels. Kita niyo mga kapatid? Kaya pala tayo ay nakakaranas ng mga mababang kalagayan because we are created lower than the angel. Right? Sa panahon ngayon. Nasa ilalim pa tayo ng pamamahala nila. Pero darating ang araw, kapag nakompleto na yung ating nakompleto na yung ipinagagawa ng Diyos sa atin, praise the Lord, tayo'y mas magiging higit pa sa kanila. Now, let's go to verse 5. The Lord of the angels, take note of this passage. And has crowned him with glory and honor. Gracias. Yung crown him with glory and honor, mga kapatid. Yan na po yung kakumpletuhan ng disenyo ng Diyos sa atin. Homo Iosus, Homo Iosus. Hallelujah. That is the exact same nature of God. Amen. Colossians chapter 1 verse 15, ano sabi doon? Who is the express image of His person. Hindi lang yung kay Kristo, mga kapatid. Sa lahat po yun ng makakasama ni Kristo sa lukluka ngayon ay kasama sa Hebrews 1:3, the expression of His image. His image, mga kapatid, pagka kayo'y binuksan ng Diyos ngayon ng inyong mga mata, ang nakakakita lang niya, mga akin, meron kayong sina na hindi nakikita ng literal na mata natin. The only angels can see this. Kaya kung kayo'y nakaupo ngayon, chosen by God na pinapalakas ngayon, meron kang sinan. Woo! Hallelujah! At yan yung gabi. As being God's created in the image and likeness of God. Hallelujah. So say amen? Amen! Praise the Lord. Praise! I hope mga kapatid na huwag po natin pamis ang pagpili ng ating Diyos sa atin. Na tayo'y makapanulumpay sa lumuklok ni Kristo, and then after these church ages, after the 7 years tribulation, darating ang millennium, when we are caught up in the air, 7 years enjoyment in the marriage supper of the Lamb, after 7 years, we're going back again here, because hindi naman tayo tagalog. Do you believe that kayo ka? Amen. So, tagalito tayo. Kaya tayo babalik. Kasi, we shall be rule as king, as an angel, as a judge in the believer. Hallelujah. Kaya, sana po mga kapatid, ang paksang ito, dear God, ay nagkaroon kayo ng insight. Amen. So, palakpakan natin. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I love you, God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ito kayo, ma. Pagbigay na ako ng coffee for you. Kapag yung tu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 t
Resolution. Sa bawat heads. Lord, salamat pa po sa Mother of the Lord. Thank you for that word. Thank you for that wisdom, revelation. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpakatol sa iyo ngayon. Asking, ikaw po ang aming pinakahukom ng mga hukom. You are